Bilis lang. Iba tayong cool stop. Iba tayo ng gulong. Tara. Yan. Last 3 o'clock ko na nakita yung message ni Cool Stop. May stock pala sila ng Schwalbe Marathon Racer. So ngayon kukunin ko na para may upgrade naman to after 1.5 years. Bukas yung gate. Para pass na pa. A few inches later. At ayun na nga yung magic ng brown na gate na to. Ayan. May escort tayo. Para kung racer. Pang touring. After 1.5 years, i-upgrade natin yung bike na to. Unti-unti lang. Maraming salamat, brown na gate. Sa bahay ko na lang ikakabit para matesting agad. Tara. Ayun. Dito tayo sa Blooming Creek, dumaan kanina, dito na rin tayo. Kasi ang traffic ngayon eh. Ayan, dito na tayo sa paho. Malapit na tayo. Matatesting na natin to. Tataw! A few inches later. Ayun, punta tayong C4. Doon tayo magtesting. Maganda yung rolling. Bilis lang ng konti kaysa sa stock. Pero mas matagtag yung stock kaysa rito eh. Kaya siguro pang touring to. Yun lang, parang yun ang una ko napansin. Mas madali umahon konti. Hindi ko pa nasubukan sa long climbs. Pero konti. Mas mabilis umahon. Konti na nag-bike. Alas 7 na kasi. Racer, mas mabilis siya sa stock tire pero mas mabagal siya sa Kojak. Mabilis pa rin ang Kojak kaysa dito. Tapos binumbahan ko na yan ha, 85 PSI, hindi pa rin ganun kabilis kaysa Kojak pero mabilis kaysa sa stock tire. Nandito na ako sa amin. Maganda talaga ito sa stock tire. Mas puncture resistant pa ito kaysa stock tire. Mas mabilis mag-accelerate, mas mataas yung speed, kaya niya maintain, saka mas mahaba yung rolling, yung freewheel. Yun lang muna, first impression. So, kung i-compare mo to sa Kojak, mas maganda pa rin yung Kojak. Ang kagandahan lang nito, mas puncture resistant to sa reflectorizing gilid.
yun lang. Pero kung gusto mo mas mabilis na bike, yung Kojak isa rito, magkapresyo lang naman yun. Yun lang muna.